Nilimitahan muna ang operasyon ng Novaliches District Hospital para mag-disinfect doon. Umabot na sa 22 ang staff ng ospital na nagka-COVID-19. At sa gitna niyan, may mga pasyente pa raw na hindi nagiging tapat tungkol sa kanilang mga sintomas o nakasalamuhang may COVID-19. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Atom, kung nyo makikita, ano, sarado na ang lobby nitong Novaliches District Hospital dahil nga po ito ay sasailalim bukas sa isang thorough disinfection dahil po sa bilang ng hospital workers na apektado ng COVID-19. Nitong Mayo, umabot sa puntong higit sa triple ng kapasidad ng Novaliches District Hospital ang bilang ng mga pasyenteng na-confine dito. Hindi lang COVID-19, mayroong mga pasyenteng may ibang sakit at marami din daw yung nanganak. Pero ayon sa ospital, may mga pasyenteng hindi nagsasabi ng totoo. Hindi nila binoboluntary na totoong may symptoms ka ba, puro wala, just to be admitted. Tapos may makita mo, ubunan ng ubo, may lagnat. Umabot sa 22 ang bilang ng hospital staff na nagka-COVID-19 mula na magsimula ang enhanced community quarantine. Naka-self-quarantine na ang mga kasalukuyang may sakit. Wala nang naka-confine na COVID-19 patients sa ospital pero umabot sa 11 ang na-admit dito. Ayon sa Novaliches District Hospital ay dati pa naman sila nagsasagawa ng pag-disinfect sa kanila ospital pero simula daw bukas ay talagang itotodo na ito. At yun naman kanila operasyon ay magpapatuloy pa rin daw pero yun nga lang limitado lamang. May 26 hanggang 28 isasagawa ang wall-to-wall disinfection particular sa mga ward, emergency room at admitting area. We are preparing our hospital para doon sa second wave at saka yung magbabago na ho yung community quarantine. Hindi na siya modified, magiging general na. So, magdadagsa yung mga pasyente. Mananatili raw bukas ang kanilang emergency room para sa mga ngailangan na agarang atensyon. May mga pasyente pa rin mananatili sa ospital pero yung mabuti na ang lagay ay na-discharge na. Ayon sa Quezon City Local Government, nakahanda naman ang Quezon City General Hospital at Rosario Maclang Bautista General Hospital. Habang nananalasa ang COVID-19 pandemic, may iba pang laban na kinakasahan ang Quezon City LGU. Ito ang napapaulat na pagtaas na bilang ng sexual abuse. Binuksan ng local government ang Quezon City Protection Center sa loob ng Quezon City General Hospital para sa mga biktima ng violence at harassment, gaya raw ng mga kababaihan, mga bata at miyembro ng LGBT community. Maaari rin makipag-ugnayan ang mga biktima o kanilang kaanak sa kanilang hotline, email at social media account. Base raw sa report ng World Health Organization, dumami ang ulat ng karahasan laban sa kababaihan nitong panahong nasa loob ng bahay ang marami dahil sa pandemic. Base sa pag-aaral ng International Justice Mission, bago pa man ang pandemic ay mataas na ang internet-based exploitation sa mga batang Pilipino. Atom, ayon nga sa opisyal ng ospital na ito, ay sa Webes, pagkatapos ng kanilang pag-disinfect, ay hindi agad-agad babalik sa normal yung kanilang operasyon. Ito raw ay dadahan-dahanin dahil may ilang bagay pa sila na kailangan ayusin sa ospital para mas maghihanda pa sila sa pag-handle ng COVID-19 cases. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.